Marshall Peak, Kabanata 3545. Pagbabago-bago ng Chi. Maaaring inaasahan ng Demon Saint na gusto niyang bumalik sa Star Realm, at iisa lang ang daanan sa pagitan ng Two Realm. Kailangan lang nilang mag-set up ng mga panlaban sa panig na iyon para tuluyang harangan ang kanyang dinadaanan. Naisip ni Yang Kai na ang isang Demon Saint ay dapat na pumunta na sa daanan sa pagitan ng Two Realm. Bagamat mabilis ang Wind Chaser, hindi siya kasing bilis ng isang Demon Saint. Dahil hindi siya makapunta sa daanan sa pagitan ng Two Realm, dalawa lang ang lugar na maaari niyang puntahan. Ang isa ay ang Hundred Spirit Continent. Ang pagmamadali sa Hundred Spirit Continent upang humingi ng proteksyon mula kay Chang Tian ay maaaring isang paraan upang mabuhay, ngunit hindi alam ni Yang Kai kung kakayanin ni Chang Tian ang pressure mula sa napakaraming Demon Saint. Talagang pinahahalagahan siya ni Chang Tian. Dahil wala na siyang gaanong oras sa kanyang buhay, gusto rin niyang alagaan si Yang Kai bilang kanyang kahalili. Gayunpaman, kung higit sa 10 Demon Saint ang nagsanib puwersa para ipilit siya, maaaring hindi tuluyang mahulog si Chang Tian sa kanila para sa kanya, na haantong sa pagkawasak ng Hundred Spirit Continent. Sa napakaraming taon, ang dahilan kung bakit naging mapayapa ang Hundred Spirit Continent ay dahil hindi dapat gawing trifle si Chang Tian. Siya ay sapat na malakas upang bigyang pansin siya ng mga Great Demon Saints. Pangalawa, wala sa mga Great Demon Saints ang handang itulak si Chang Tian sa mga bisig ng iba. Iyon ang dahilan kung bakit ang Hundred Spirit Continent ay nakaligtas sa mga bitek. Ngunit ngayon, ang kwalipikasyon ng 13 Demon Saint ay nauugnay sa mga interes ng buong Demon Territory. Maraming Demon Saint ang dapat magkaroon ng konsensus sa isyong ito. Higit pa rito, hindi matalinong ipagkatiwala ang kaligtasan ng isa sa iba. Matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan kay Chang Tian, kaya hindi niya lubos na kilala ang taong ito. Sa makatuwid, ang ideyang ito ay lumitaw lamang sa isip ni Yang Kai sa ilang sandali bago niya ito agad na tinanggihan. Ang pangalawang lugar ay ang teritoryo ni Yu Rumeng. Bagamat ang pag-uusap ni na Bailey Mo at Ming Yu ay naging dahilan upang siya ay maging maingat kay Yu Rumeng, halatang halata na si Yu Rumeng ay naging napaka-protective sa kanya pabalik sa Eternal Heaven Continent. Sa makatuwid, hindi dapat maging malaking problema kung pupunta siya sa kanyang lugar. Ang tanong ay kung kaya bang protektahan ni Yu Rumeng ang kanyang sarili. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Yang Kai na huwag pumunta sa Hundred Spirit Continent o teritoryo ni Yu Rumeng, ngunit maghanap ng isang kontinente na nawala. Maraming mga kontinente ang nawala sa Demon Territory, kaya kailangan lang niyang maghanap ng isa para itago sa lahat. Ngayong tensyon na doon na ang sitwasyon, kailangan na lang niyang magtago doon ng 3 hanggang 5 taon. Kapag nawala ang sitwasyon, maipapakita niya muli ang kanyang sarili. Sa oras na iyon, hindi pa huli ang lahat para maghanap ng paraan para makabalik sa Star Boundary. Pagkatapos magdesisyon, mabilis na tiningnan ni Yang Kai ang mapa sa kanyang kamay. Kasabay nito, naalala niya ang lahat ng impormasyong nabasa niya tungkol sa iba't ibang kontinente sa Demon Territory. Pagkaraan ng ilang sandali, kinumpirma ni Yang Kai ang kanyang lokasyon at natagpuan ang pinakamalapit na kontinente na nawala. Hindi naman ito masyadong malayo at kailangan lang niyang dumaan sa 2 realm gates para marating ito. Nang itabi niya ang mapa, biglang nanlamig ang mukha ni Yang Kai. Pinigilan niya ang Wind Chaser na mabilis na tumatakbo. Sa isang whoosh, huminto si Wind Chaser sa gitna ng hangin at ngumuso. Kumukulo ang dugo niya. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay sobrang solemn na. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tumingin sa paligid, pagkatapos ay sinabi sa malalim na boses. Sinong Saint Master ang naririto? Dahil nandito ka, magpakita ka lang. Bakit ka naliligo? Pagkatapos magsalita, naghintay siya ng ilang sandali, ngunit walang tugon. Tumikim si Yang Kai. Nasa akin ang pagkakataon ng mga Great Emperor. Kung gustong kunin ni Saint Master, gawin mo na lang. Natatakot ka ba sa akin? Wala pa ring tugon. Napasimangot si Yang Kai. Iniisip niya kung mali ba ang naramdaman niya. Wala itong saysay. Ngayon pa lang, halatang halata niyang pinagmamasdan siya sa dilim, at halatang halata ang pakiramdam na iyon. Sa kanyang kasalukuyang cultivation at perception, imposibleng magkamali siya. At ang taong maaaring magtago mula sa kanyang pagtuklas ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Malamang na isa siyang Demon Saint. Dahil isa siyang Demon Saint, bakit hindi siya nagpakita? Hindi siya katugma ng Demon Saint ngayon. Nang marinig ni Yang Kai na kinakausap ang sarili, hindi maiwasan ni Wind Chaser na lingunin siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinala, na parang nagtatanong kung si Yang Kai ay isang tulala. Walang malapit, sino kaya ang itatanong niya? Kasabay nito, biglang natuklasan ni Yang Kai na ang pakiramdam ng pag-espiya ay nawala ng walang bakas. Naging dahilan ito ng pagkalugi niya. Sa puso niya, iniisip niya kung ano ang nangyari. Mali kaya ang naramdaman niya.
Gayunpaman, hindi alintana kung ito ay isang demon saint na lihim na nanonood sa kanya o hindi, dahil ang kabilang partido ay hindi nagpakita, nangangahulugan ito na wala silang planong kumilos. Ito ay medyo hindi makatwiran. Nang hindi masyadong nag-iisip, muling kinokontrol ni Yang Kai ang Wind Chaser upang lumipad patungo sa kontinente na nawala. Kasabay nito, pinasok niya ang isang dakot ng spirit pill sa kanyang bibig at nilunok ang mga ito. Matapos dumaan sa dalawang realm gates, nang malapit na siyang makarating sa kanyang destinasyon, hindi maiwasang magdilim ang mukha ni Yang Kai. Ito ay hindi isang masamang bagay, ngunit isang magandang bagay. Pakiramdam niya ay umiiba ang aura sa kanyang katawan. Ang bottleneck na kanyang pinagtaguan sa loob ng maraming taon ay tuluyang lumuwag. Talagang nagpapakita siya ng mga palatandaan ng paglusob sa oras na ito. Hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak. Sa napakatagal na panahon, si Yang Kai ay nag-aalala tungkol sa kanyang Second Order Emperor Realm Cultivation, lalo na pagkatapos sumiklab ang War of the Two Realms at pumasok siya sa Demon Territory. Palagi niyang nararamdaman na hindi sapat ang kanyang lakas. Sa tuwing haharap siya sa isang half-saint, mayroon siyang kalooban, ngunit wala siyang kapangyarihan. Palagi niyang iniisip kung kailan siya makakagawa ng panibagong tagumpay, ngunit ang kanyang paglilinang ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagpapabuti. Dapat sa oras na ito. Ito ay talagang isang kaganapang oras. Ngayon, kung kailan dapat siya ay nagpakababo at nagtatago ng kanyang lakas, sino ang mag-aakala na siya ay magpapakita ng mga palatandaan ng paglusog sa oras na ito? Kung iisipin, hindi ito kakaiba. Matapos tanggapin ang pagkakataon ng Great Emperors at ng World Will of the Star Boundary, bagamat hindi nito gaanong napataas ang kanyang lakas, ang mga nakatagong benepisyo ay dahan-dahang lumalabas. Ang pagluwag ng kanyang cultivation bottleneck ay dapat na nauugnay dito. Kung may pagpipilian siya, hinding-hindi pipiliin ni Yang Kai na makapasok sa oras na ito. Ngunit nang subukan niyang sugpuin ito, sino ang nakakaalam na ang lumulutang na aura ay parang bukal. Habang pilit niya itong pinipigilan, mas lalo pa itong tumalbog. Parang determinado itong lumagpas sa hadlang at pumailang lang sa langit, na iniwang tulala si Yang Kai. Hindi siya makapunta sa orihinal niyang destinasyon. Ligtas ang mga naglahong kontinente na iyon, ngunit ang mga prinsipyo ng mundo doon ay nasira, kaya hindi ito angkop para sa kanya na makalusot. Ang Small Sealed World ay isang magandang lugar na puntahan. Ngayong kumpleto na ang Small Sealed World's principles, kasama ang mayamang world energy, sapat na para kay Yang Kai na makalusot. At saka, kung siya man ay makalusot doon, kahit gaano pa kalaki ang kaguluhan na ginawa niya, walang makakapansin. Ngunit nang lumitaw ang ideyang ito, bahagyang naramdaman ni Yang Kai na may mali. Kung talagang makakalusot siya sa Small Sealed World, tiyak na mamimiss niya ang isang mahalagang bagay, isang bagay na pagsisisihan niya habang buhay. Nang walang anumang pag-aalinlangan, agad na kinokontrol ni Yang Kai ang Wind Chasing Beast upang magpalat ng direksyon at lumipad patungo sa Cloud Shadow Mainland. Hindi niya piniling makapasok sa Small Sealed World, una dahil sa pag-aalinlangan sa kanyang puso, at pangalawa dahil hindi ito ligtas. Kung siya ay pumasok sa Small Sealed World, ang Sealed World bid ay tiyak na malalantad. Gaano man niya ito itinago, sa napakaraming demon saint na naghahanap sa demon territory, mahirap igarantya na ang sealed world bid ay hindi matutuklasan. Ang mga divine senses ng isang demon saint ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, kaya kung hahanapin nilang mabuti, baka makakita sila ng isang hindi pangkaraniwang butil. Kapag nahanap na ng demon saint ang sealed world bid, talagang magiging pagong siya sa isang garapon. Ang embodiment ay ang master ng Cloud Shadow Mainland, kaya kung pipiliin niyang makapasok doon, ito ay magdadala sa kanya ng malaking kaganhawahan. Sa pinakadulo hindi bababasa, maaari nitong itago ang paggalaw ng kanyang pambihirang tagumpay sa pinakamalaking lawak. Higit pa rito, ang Cloud Shadow Mainland ay teritoryo ni Yurumeng, kaya kung may nangyaring mali, tiyak na makakasugod kaagad si Yurumeng. Dahil nagawa na niya ang kanyang desisyon, hindi na masyadong inisip ni Yang Kai ang tungkol dito. Nakasakay sa likod ni Wind Chasing Beast, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inayos ang kanyang paghinga. Ang pambihirang tagumpay ay malapit na, kaya dapat niyang panatilihin ang kanyang pinakamahusay na kondisyon. Kung hindi, kapag nabigo ang tagumpay, ang kanyang landas sa paglilinang ay mapuputol. Ang ganitong bagay ay hindi maaaring maging palpak. Ang mga pinsala sa kanyang katawan ay hindi sanhi ng iba, ngunit sa pamamagitan ng pag-urong ng Mountains and Rivers Bell nang makipagsanib puwersa siya sa embodiment upang harapin si Yusang. Hindi naman sila seryoso pero hindi rin sila magaan. Sa ilalim ng epekto ng spirit pill, mabilis na gumagaling ang kanyang mga sugat. Kasabay ng kanyang malakas na pangangatawan, mahinang naramdaman ni Yang Kai na dapat na siyang makabangon pagdating niya sa Cloud Shadow Mainland.
Matapos dumaan sa sunod-sunod na realm gate, makalipas ang kalahating araw, nang makarating na si Yang Kai sa isang realm gate, dumating ang problema. Kung titingnan mula sa malayo, talagang maraming mga blockade ng demon ray sa harap ng realm gate, at ang mga taong dumadaan ay mahigpit na nagtatanong. Nakita mismo ni Yang Kai na ang isang dumaraan na demon rays ay kinuha pa nga ang kanilang space rings para sa investigasyon. Dahil dito ay nagdilim ang mukha ni Yang Kai. Alam niyang kasalanan niya ito. Ang dahilan kung bakit hindi niya na-encounter ang mga ito noon ay marahil ay dahil sa hindi pa kumakalat ang balita. Ngayon, ang buong demon territory ay malamang na nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Pagkatapos makaramdam ng kaunti, nadama ni Yang Kai na maswerte na walang kahit anong half-saint level powerhouse na nagbabantay doon. Bagamat may ilang mga Demon Kings, kung talagang gusto niyang patayin ang mga ito, ang mga Demon Kings na iyon ay hindi niya kakampi. Hindi gustong ilantad ni Yang Kai ang kanyang kinaroroonan, ngunit hindi makatuwirang baguhin ang kanyang ruta. Pagkaraan ng ilang sandali, inilagay ni Yang Kai ang Wind Chaser sa Sealed World Bid at lumipad ng mag-isa. Pagkaraan ng ilang saglit na paglibot, hindi nagtagal ay nakatagpo siya ng isang Demon Race na nag-iisa. Ang lakas ng Demon Race na ito ay hindi mababa, kahit man lang sa antas ng isang low-rank Demon King. Nang makitang nakaharang si Yang Kai, ibinuka nito ang bibig at nginisyan. Ang tugon ni Yang Kai ay sunod-sunod na pag-atake, at sa ilang suntok at sipa lang, ang low-rank Demon King ay binugbog sa lupa. Hindi nag-aksaya ng oras si Yang Kai at direktang inabot ang ulo ng Demon King, ang kanyang Divine Sense ay bumubuhos na parang tubig, pinunit ang mga depensa ng spiritual energy ng low-rank Demon King at nagtatanim ng tatak ng soul sa isip nito. Nang bitawan ni Yang Kai ang kanyang kamay, hindi pa rin nagre-react ang low-rank Demon King. Gayunpaman, sa sandaling gumalaw ang Divine Sense ni Yang Kai, ang kutis ng Demon King ay nagbago ng husto, at tumingin siya kay Yang Kai na may kahihiyan na ekspresyon. Sino ka? Ano ang gusto mo? Sa walang dahilan, may nagtanim ng tatak ng soul sa kanilang Knowledge Sea, at ang kanilang buhay at kamatayan ay nasa ilalim ng kontrol ng ibang tao. Ito ay medyo hindi katanggap-tanggap para sa sinuman, ngunit ang Demon King ay hindi isang tanga at naunawaan na si Yang Kai ay talagang may layunin para gawin ito. Binitiwan ni Yang Kai ang kanyang kamay at inilabas ang Sealed World Bid, walang pakialam na sinabi. Lunukan ang butil na ito mamaya, pagkatapos ay dumaan sa Realm Gate doon. Nang marinig ito, napakunot ang noo ng Demon King. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong itanong kung ano ang hindi mo dapat itanong, kung hindi, ang iyong buhay ay nasa panganib. Malamig na humirit si Yang Kai at itinapon ang Sealed World Bid. Martial Peak, Kabanata 3546. Pagtakas, nang kunin ng Demon King ang Sealed World Bid at tumangala, nakita niyang walang tao sa harapan niya. Hindi niya maiwasang magduda. Kung hindi dahil sa tatak sa kanyang Knowledge Sea at sa butil sa kanyang kamay, baka naisip niyang nag-hallucinate siya. Lumangalingga siya sa paligid, sinusubukang hanapin ang bakas ng lalaking iyon kanina. Kaagad, isang hindi mabata na sakit ang lumabas sa kanyang isipan, na parabang mapupunit na ang kanyang kaluluwa. Nanginginig ang puso niya. Alam niyang kahit nagtatago ang lalaking iyon sa dilim, tiyak na pinagmamasdan siya nito at may kakayahang pumatay sa kanya anumang oras. Ito ay dapat na isang babala. Ano ang tawag sa kanya ngayon? Oh, lunukan ang butil at dumaan sa Realm Gate. Pagtingin sa Sealed World Bid sa kanyang kamay, ang Demon King ay nabalisa. Ang bagay na ito ay hindi mukhang espesyal, at hindi niya alam kung ito ay lason o hindi. Napuno siya ng kalungkutan at galit. Hindi niya sinaktan ng sinuman, ngunit ang sakuna ay biglang nahulog mula sa langit. Saan kaya siya pupunta sa dahilan? Maging ang kanyang Knowledge Sea ay itinanim na ng tatak ng kaluluwa. Kahit na may lason ang butil na ito, kailangan niya itong lamunin. Kaya naman, saglit lang siyang bamulong sa sarili bago nilunok ang Sealed World Bid sa kanyang tiyan. Na may madilim na mukha, sumugod siya patungo sa Realm Gate. Wala siyang pagpipilian kundi pumunta. May malinaw na aura sa kanyang Knowledge Sea na nakalock sa kanyang kaluluwa at maaaring sirain ito anumang oras. Hindi nagtagal, dumating siya malapit sa Realm Gate. Pagtingin niya, nakita niyang mahigpit itong binabantayan. Ang Realm Gate ay napapalibutan ng isang hukbo ng Demon Race. Sa kanila, umapaw ang aura ng maraming Demon King. Mahigpit nilang iniimbestigahan ang lahat ng dumadaan na miyembro ng Demon Race. Noon lang niya naintindihan kung bakit siya pinadaan ng brat na iyon sa Realm Gate. May nagawa pala siyang krimen. Ngunit anong krimen ang ginawa niya para talagang pakilyusan ang napakaraming nilalang na Master Race para tugisin siya? Kung hindi dahil sa bakas ng panganib sa kanyang Knowledge Sea na maaaring magwasak sa kanyang kaluluwa anumang oras, napakasaya niyang iulat ito. Gayunpaman,
Ang aura na nakakulong sa kanyang kaluluwa ay naging dahilan upang hindi siya maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Naisip niya na hanggat dumaan siya sa Realm Gate, makikita niya ang mundo. Sa oras na iyon, gaano man kalakas ang brat na iyon, hindi niya ito mahahanap. Kung tutusin, sa dinami-dami ng mga sundalong nagbabantay sa kanya, ang brat na iyon ay hindi posibleng makadaan ng tahimik sa Realm Gate. Kung talagang may kakayahan siya, hindi niya ito pinilit na gawin ang ganoong bagay. Lumipad siya sa Realm Gate sa takot at aba. Kaagad, isang Demon General ang lumapit at pinigilan siya, malamig na sinabi. Tumigil ka. Saan ka nang galing? Saan ka pupunta? Napangiti ang Demon King at ikinulong ang kanyang mga kamao. Hindi siya nagsinungaling at maingat na sinagot ang mga tanong na ito. Inalis ng Demon General ang painting at walang pakialam na sinabi. Kung nakita mo ang taong ito, iulat mo kaagad. Kung ang balita ay nakumpirma na tama, ikaw ay gagantimpalaan ng 100 myriad demon pills. Kung mahuli mo siya, gagantimpalaan ka ng 500 na table tas. Bagamat siya ay isang Demon King, siya ay isang low-rank Demon King. Hindi siya namuhay ng maayos sa sarili niyang kontinente. Narinig lamang niya ang myriad demon pills at hindi pa niya ito nakita. Kung talagang bibigyan siya ng 100 myriad demon pills, sapat na para sa kanya na mag-cultivate sa level ng isang high-rank Demon King. Ngunit kung mahuli niya ang brat na iyon, siya ay gagantimpalaan ng 500 pills. Anong uri ng konsepto ito? Kung talagang mayroon siyang ganoong karaming myriad demon pills, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Isang demon saint lang ang makakainom ng napakaraming myriad demon pills ng sabay-sabay. Kahit na ang half saint ay walang kakayahan na gawin ito. Hindi niya napigil ang malunok ang kanyang laway. Muntik na niyang sabihin na alam niya, ngunit nang maisip niya ang sarili niyang buhay, nilunok niya ang kanyang mga salita. Mabuti ang myriad demon pills, ngunit kailangan niyang mabuhay upang pinuhin ang mga ito. Kung wala man lang siyang buhay, ano ang silbi ng pagkakaroon ng myriad demon pills? Maingat niyang tinanong, ano ang ginawa ng brat na ito? Sinabi ng Demon General, sinira niya ang mga plano ng iba't ibang Saint Masters. Ngayon, ang iba't ibang Saint Master ay nagtutulungan upang mahuli siya. Talagang may kaugnayan ito sa Saint Masters, at ito ay nauugnay sa maraming Saint Masters. Nang marinig ito, hindi napigilan ng Demon King ang pawis. Malabo niyang naramdaman na may kinalaman siya sa isang seryosong bagay. Pasulong, dumaan siya sa isang serye ng mga cheque. Kahit ang kanyang space ring ay hinanap bago siya pinayagang makadaan. Lihim siyang nagdesisyon. Sa sandaling madeanan niya ang Realm Gate at makumpirma ang kanyang kaligtasan, agad siyang makakahanap ng taong magpapadala ng mensahe. Hindi niya makuha ang reward na 500 myriad demon pills, pero makakakuha siya ng reward na 100 pills, di ba? Pagkaraan ng ilang sandali, dumaan siya sa Realm Gate at nakarating sa ibang kontinente. Palihim siyang lamingalinga, saka nagnanga ang kanyang mga ngipin at sinabing. Tapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. May iba pa ba? Tahimik ang paligid. Walang sumagot, hahaha, alam kong hindi makakadaan sa Realm Gate ang brat na iyon kasama ko. Tuwang-tuwa ang Demon King. Matapos matukoy ang direksyon, nagmamadali siyang pumunta sa isang tiyak na direksyon. Duguan ang kanyang mga mata, na parabang nakikita niya ang 100 myriad demon pills na kumakaway sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, nakaramdam siya ng bahagyang tirot sa kanyang knowledge sea. Natigilan siya at muntik nang mahulog mula sa langit. Matapos magpakatatag ng katawan ay tumingin siya sa kaliwat kanan na may malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Imposible, isa na itong kontinente. Paano pa rin ako makakaapekto sa mga pamamaraan ng brat na iyon? Baka malapit lang siya. Ngunit hindi iyon makatuwiran. Kung talagang madadaanan niya ang Realm Gate nang walang nakakapansin, bakit kailangan niya akong gawin ang lahat ng ito? Habang siya ay nakakaramdam ng kain na hinala, ang sakit sa kanyang knowledge sea ay bahagyang nadagdagan, nalabis na natakot sa kanya na siya ay nagmamadaling sumigaw. Hindi ko inilantad ang iyong pag-iral. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, nawala ang sakit. Pero bago pa man siya makahinga, inatake na naman siya ng sakit. Naulit ang cycle na ito ng maraming beses. Ang Demon King ay pinahirapan hanggang sa siya ay mahina. Malungkot niyang sabi, anong gusto mo? Sabihin mo, huwag mo na akong pahirapan ng ganito. Walang sino man ang makadarama ng magandang paglakad sa gilid ng buhay at kamatayan. Ang ganitong uri ng krisis kung saan ang kaluluwa ng isang tao ay maaaring masira anumang oras ay isang uri lamang ng matinding pagdurusa. Pero kahit anong sabihin niya, hindi sumasagot ang brat na iyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang nagbago ang ekspresyon ng Demon King. Ibinukan niya ang bibig at iniluwa ang butil na nilunok niya kanina. Bakas sa mukha niya ang pagkagulat.
Nang mailuwa ang butil, isang figure ang sumilay sa kanyang harapan. Biglang sumulpot sa harapan niya ang taong nagpahirap sa kanya ng sobra. Sa sandaling ito, malamig din ang mukha ni Yang Kai. Ngumuso siya at sinabing, "Akala ko hindi mo naiintindihan. Kung ang lalaking ito ay hindi iluwa ang Sealed World Bead, si Yang Kai ay walang magagawa kundi ang lumabas sa kanyang katawan. Sa oras na iyon, ang Demon King ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan." Pagkasabi nito, binawi niya ang Sealed World Bead. Tinitigan ng Demon King si Yang Kai ng nanlalaking mata, pagkatapos ay tumingin sa Sealed World Bead. Nauutol niyang sabi, "Ikaw! Ikaw!" Sabi ni Yang Kai na may diretsong mukha, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa negosyo ko. Kailangan kong pumunta sa Cloud Shadow Continent. Nang makitang ganoon pa rin ang performance mo kanina, maaari mo akong dalhin doon." Nang marinig ito, humagulgol ang Demon King sa kanyang puso. Ngunit sa ilalim ng mga ambi, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ibaba ang kanyang ulo. Ang hinaing sa kanyang puso ay sadyang hindi maipaliwanag. Hindi siya pinansin ni Yang Kai at direktang itinapon ang kanyang kalisya na may ulo ng tigre. Sumenyas siya sa Demon King at namuna para sumakay. Pagkatapos sumakay ng Demon King, naitakda na ni Yang Kai ang ruta. Sa pag-activate ng kanyang Emperor Chi, ang kalisya ay naging isang daloy ng liwanag at mabilis na umalis sa malayo. Sa karanasan ng isang beses na pakikipagtulungan, ang mga sumusunod na usapin ay mas madaling hawakan. Sa tuwing malapit sila sa Realm Gate, si Yang Kai ay magtatago sa Sealed World Bead at hahayaan ang Demon King na lumunin ang Sealed World Bead. Pagkatapos, dadaan siya sa mga suson ng mga hadlang at papasok sa ibang kontinente. Pagdating nila sa isang ligtas na lugar, lalabas si Yang Kai at kontrolin ang kalisya na may ulo ng tigre para magmadali. Sa ganitong paraan, kahit na nag-aksaya ng maraming oras, ito ay mas mahusay sa mga tuntunin ng kaligtasan. Walang mag-aakala na si Yang Kai ay magtatago sa isang butil. Sa pamamagitan ng mahigpit na seguridad ng Demon Race, maaaring makita ni Yu Rumeng ito, ngunit imposible para sa kanya na makipag-ugnayan sa ibang Demon Saint. Pagkalipas ng 4 o 5 araw, sa wakas ay nakarating na sila sa teritoryo ni Yu Rumeng. Hindi tulad ng mga teritoryo ng ibang Demon Saint, ang Realm Gate sa mga kontinente sa teritoryo ni Yu Rumeng ay hindi nababantayan. Ito marahil ang tanging lugar sa buong Demon Territory na hindi nababantayan. Dahil dito, medyo gamaan ang pakiramdam ni Yang Kai. Para sa kanya, iba si Yu Rumeng sa ibang Demon Saint. Pagkatapos ng ilang pagliko, sa wakas ay bumalik sila sa Cloud Shadow Continent. "Ito ang Cloud Shadow Continent. Lord Yang, natupad ko na ang iyong kahilingan. Pwede mo ba akong pabayaan?" Pagkarating sa Cloud Shadow Continent, tumingin si Wo Lun kay Yang Kai na puno ng pag-asa. Bagamat alam niyang wala nang masyadong pag-asa, kailangan pa rin niya itong ipaglaban. Matapos ang ilang araw na pakikipag-ugnayan, bagamat hindi sila nagkaroon ng malalim na pagkakaintindihan sa isa't isa, at least alam nila ang pangalan ng isa't isa. Sinulyapan siya ni Yang Kai at walang pakialam na sinabi, "Sa tingin mo, posible ba ito?" Namutla ang mukha ni Wo Lun. Napatras siya ng ilang hakbang at may pighati at galit na sinabi, "Master, gusto mo ba talaga akong patayin? Ito ay talagang isang hindi inaasahang kalamidad. Patungo pa lang siya at hindi na nakit ng sinuman, ngunit talagang kailangan niyang harapin ang isang krisis sa buhay at kamatayan. Malas talaga siya, palihim niyang ipinasya na kung talagang gusto ni Yang Kai na mamatay siya, kakagitin muna niya ang isang piraso ng laman ni Yang Kai. Hindi naman kailangan yon. Kahit anong mangyari, malaki ang naitulong mo sa akin. Kung papatayin talaga kita, parang wala akong puso. Pero hindi kita kayang bitawan." Tumawa si Yang Kai at itinaas ang Sealed World Bead sa kanyang kamay. "Sa tingin ko nahulaan mo na ang paggamit ng bagay na ito." Tumingin si Wo Lun sa Sealed World Bead at walang magawang tumango. Sa nakalipas na ilang araw, si Yang Kai ay lumalabas-labas sa Sealed World Bead sa ilalim ng kanyang ilong. Tanging isang tanga lang ang hindi makakahula ng mga misteryo ng Sealed World Bead. Ito ay tiyak na isang kayamanan na maaaring maglaman ng mga buhay na bagay. "Bibigyan kita ng pagpipilian. Mamatay ka, o kunin mo sa akin." Tinitigan siya ni Yang Kai. Nag-alinlangan lang sandali ang ekspresyon ni Wo Lun bago siya ngumiti ng mapait, "Mayroon pa ba akong ibang pagpipilian?" Habang nagsasalita siya ay lumuwag ang buong katawan niya at mukhang tanggap na niya ang kanyang kapalaran. "Matalino." Inabot ni Yang Kai at hinawakan siya. Sa ilalim ng pagbabago-bago ng Space Principles, direkta niya siyang dinala sa Sealed World Bead. Marshall Peak, Kabanata 3547. Pag-usbong ng Heart Demon. Hindi niya pinatay si Wo Lun dahil sa sinabi ni Yang Kai. Sa kabilang banda, gustong subukan ni Yang Kai kung ang pinalawak na espasyo ng Sealed World Bead ay angkop para sa Demon Race upang mabuhay.
Ang mundo sa loob ng Sealed World Bid ay binubuo na ngayon ng tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay ang espasyo ng Sealed World Bid mismo, ang pangalawang bahagi ay ang tatlong cultivation stars na nilamon ng Sealed World Bid sa Great Desolate Star Territory, at ang ikatlong bahagi ay ang mga nawawalang kontinente na nilamon nito sa Demon Race Territory. Ang unang dalawang bahagi ay pinagsama sa isa, habang ang huling bahagi ay isang malayang pag-iral. Bagamat ang mga nawawalang kontinente ay naging mga pira-piraso at ang mga batas ng langit at lupa ay nasira, pagkatapos na lumunin ng Sealed World Bid, nagpakita sila ng mga palatandaan ng muling pagsasama. Ang mga sirang batas ng langit at lupa ay tila unti-unting naperpekto. Kung ang Demon Race ay makakaligtas at makapagpapaunlad pa rito, malaking tulong ito sa kanyang susunod na plano. Pumunta si Wolun sa bagong pinalawak na espasyo. Matapos gawin ito, nagmamadaling inilabas ni Yang Kai ang embodiment. Gusto niyang makalusot sa mga Tanikala at umaban sa susunod na kaharian sa Cloud Shadow, kaya kailangan niya ng tulong ng embodiment para pagtakpan ang kanyang mga galaw. Kung hindi, tiyak na matutuklasan siya. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit niya kinuha ang panganib na bumalik sa Cloud Shadow. Pagkatapos ng napakaraming araw ng pagkaantala, gumaling na ang mga sugat ni Yang Kai, ngunit ang kanyang pabago-bagong chi ay lalong nawalan ng kontrol. Tila naabot na niya ang limitasyon. Kung hindi sinubukan ni Yang Kai ang kanyang makakaya upang sugpuin ito, nasira na sana niya ang kalahati. Oras ay naghihintay para sa walang tao, at ang pambihirang tagumpay ay ngayon. Ngunit sa sandaling ito, biglang nanlamig ang mukha ni Yang Kai. Inikat niya ang ulo niya at galit na sumigaw. Sinong nandyan? Nagulat si Embodiment, na dadalhin sana siya sa isang ligtas na lugar. Mabilis niyang ginamit ang kanyang Divine Sense para tingnan ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaling ng Embodiment ang kanyang ulo upang tumingin kay Yang Kai ng may kain na hinala. Gayunpaman, nakita niya na ang mukha ni Yang Kai ay sobrang solemn na parabang kaharap niya ang isang malaking kaaway. Dahil dito, medyo nalito ang Embodiment. Tanong niya sa mahinang boses. Anong mali? Kinakabahan ang mukha ni Yang Kai. Nagpalinggalingga siya sa paligid at nagtanong. Wala ka bang nakita? Wala. Umiling ang Embodiment. Tiningnan ito ni Yang Kai nang may pagtataka at mamulong. Paano ito posible? Ngayon lang ulit lumitaw ang pakiramdam ng tinitiktikan. Parang may pares ng invisible na mata na nakatitig sa kanya na nagpatayo ng balahibo niya. Nang lumitaw ang pakiramdam na ito ilang araw na ang nakalipas, naisip ni Yang Kai na siya ay pinuntirya ng isang Demon Saint. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, walang bakas ng isang Demon Saint. Medyo nalilito din si Yang Kai sa sitwasyon. Hanggang ngayon, bumalik ulit ang pakiramdam na iyon. Ito ay tiyak na hindi isang ilusyon. Tinatamaan talaga siya. Gayunpaman, bilang master ng Cloud Shadow Continent, hindi ito napansin ng Dharmakaya. Hindi maiwasan ni Yang Kai na hindi makapaniwala. Hindi kaya sobrang kabado siya kamakailan, kaya mali ang kanyang perception. Pagkatapos ng lahat, ito ang teritoryo ng Dharmakaya. Kahit na may Demon Saint na nagtatago sa malapit, imposibleng hindi niya ito mapansin. Kung ang embodiment ay hindi ang kanyang divided soul, natakot si Yang Kai na isipin niyang nagsisinungaling ito sa kanya. Bukod dito, kahit sinong Demon Saint iyon, hindi na kailangang maging napakahiwaga. Ang malakas na lakas ay ang kapital upang durugan ang lahat. Kailangan lang nitong makuha si Yang Kai. Hindi na kailangang mag-alinlangan. Habang nag-uusap, biglang nawala ang pakiramdam na iyon at kakaiba. Sinabi ng embodiment, may napansin ka ba talaga? Natigilan sandali si Yang Kai, pagkatapos ay dahan-dahang umiling. Hindi ko masabi. Hindi ko alam kung ilusyon ba iyon o hindi. Natahimik ang embodiment. Sa ganitong sitwasyon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang pambihirang tagumpay ay nalalapit na, kaya't si Yang Kai ay walang pusong magmalasakit sa iba pang mga bagay. Kahit na may Demon Saint na nagtatago sa malapit, kung gusto talaga siya nitong saktan, hindi siya makakalaban. Sa mga oras na iyon, sa bawat galaw niya ay tanging reaksyon lang niya. At ang mas mataas na antas ng paglilinang ay walang alinlangan na magbibigay sa kanya ng higit na pag-asa na mabuhay. Magsimula na tayo. Inalis ni Yang Kai ang magugulong kaisipan sa kanyang isipan at sinabi sa malalim na boses. Tumango ang embodiment. Sa udyok ng demon aura, binalot nito si Yang Kai at dinala siya sa lupa. Pag-shuttle sa ilalim ng lupa, walang ilaw, ni isang tunog. Natahimik ang buong mundo. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, naramdaman ni Yang Kai ang pressure sa paligid niya, at ang demon aura na bumabalot sa kanya ay umatras. Ang boses ng embodiment ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Ito ay isang karst cave na may 30,000 talampakan sa ilalim ng lupa. Sa pagprotekta ko sa iyo, dapat mong sugpuin ang paggalaw ng iyong tagumpay. Ginamit ni Yang Kai ang kanyang buong paningin upang tumingin.
Bagamat madilim ang paligid, malabo pa rin niyang nakikita na isa nga itong malaking karst cave. Ito ay mahalumigmig at madilim, at bahagyang naririnig niya ang ilang mga tunog ng umaagos na tubig. Tinatay ang isang ilog sa ilalim ng lupa ang umaagos sa malapit. Kahit na ang mga kondisyon ay hindi maganda, si Yang Kai ay hindi humiling ng labis. Huminga ng malalim, umupo si Yang Kai na naka-cross-legged. Sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, ang mga batch ng high-rank source crystals ay itinapon palabas sa kanyang space ring. Sa sandaling sila ay itinapon, sila ay nadurodge sa pulbos. Nakatakas ang rich world energy mula sa source crystals na ito at mabilis na napuno ang buong karst cave. Ang hamog ay naging hamog, na ginawa itong mamasa-masa at madilim na karst na kuwebo sa isang cultivation na banal na lupain sa napakaikling panahon. Upang makapasok sa third layer emperor realm, walang ginawang pagsisikap si Yang Kai. Sa oras na ito, napakasaya niya na nakapaghanda siya ng sapat na cultivation resources bago pumunta sa demon territory. Kung hindi, hindi siya makakahanap ng masaganang mapagkukunan sa mapahamak na teritoryong ito. Ngunit hindi ito ang wakas. Inabot niya at kumuha ng isang dakot ng spirit pills mula sa kanyang space ring at nilagok ang mga ito upang matiyak na mayroon siyang sapat na enerhiya para sa kanyang tagumpay. Sa landas ng Martial Dao, mula sa First Order hanggang sa Second Order hanggang sa Third Order, at pagkatapos ay sa False Emperors at Great Emperors, ang bawat kaharian ay isang heavenly mote na hamarang sa batch ng mga mahuhusay na cultivator. Ilang tao ang naging demon race habang lumalabag? Ilan na ba ang namatay habang lumalabag? Bukod dito, pinili ni Yang Kai na pumasok sa demon territory, kaya hindi niya kayang maging pabaya. Nang handa na ang lahat, isinubsob ni Yang Kai ang kanyang sarili sa kanyang kaluluwa at tahimik na ipinalibot ang kanyang secret art. Pinakawalan niya ang kanina pa niyang pinipigilan sa kanyang katawan, at agad na pumutok ang kanyang pabago-bagong aura. Habang namimilipit ang kanyang pangangatawan, ang kanyang Emperor Chi ay lumundag, naapektuhan ang hindi nakikitang hadlang. Hindi napigilan ni Yang Kai na magpakawala ng mahinang pag-ungol habang kumakalat ang sakit na napunit sa buong katawan niya, dahilan para manginig siya na parang salon. Sa sobrang sakit, bumuhos ang pawis sa buong katawan, at sa isang iglap, basang-basa na sa pawis ang damit niya. Unti-unting bumagsak ang aura na lumawak sa limitasyon ito. Ang kabiguan ng tagumpay na ito ay hindi nagpapahina sa loob ni Yang Kai. Bagamat natural ang lahat ng kanyang mga naunang tagumpay, at kakaunti ang mga katulad na sitwasyon, sino ang palaging magkakaroon ng maayos na paglalakbay sa landas ng Martial Dao? Sino ang maaaring sumulong ng matagumpay sa lahat ng paraan? Ang mga Great Emperor at Demon Saint ay malamang na nagkaroon din ng maraming mga pag-urong noong sila ay bata pa. Ang mga pag-urong ngayon ay magpapatibay lamang sa pundasyon para bukas. Ang mga butas sa buong katawan niya ay nakaka-relax habang nilalamon niya ang mayamang world energy sa paligid niya. Natunaw din ang medicinal efficacious sa lower abdomen niya. Ang kanyang Emperor Chi ay dumaloy, at ang kanyang momentum ay tumaas habang sinusubukan niyang lusutan muli ang bottleneck. Patuloy na umalangaw-ngaw sa madilim at mamasa-masa na kuwebang ito ang mga humihingal na daing. Ang lugar kung saan nakaupo si Yang Kai ay naging basang-basa sa pawis. Sinubukan ni Yang Kai ng paulit-ulit, ngunit paulit-ulit na nabigo. Sa bawat pagkakataon, nakakadurog ng puso ang sakit. Ang kanyang pangangatawan ay pumutok, ang kanyang mga meridian ay naputol, at ang gintong dugo ay umagos mula sa kanyang mga butas. Ang embodiment, na kanina pa binibigyang pansin ng mga galaw ni Yang Kai, ay hindi maiwasang mag-alala. Sinamahan nito si Yang Kai sa kanyang paglaki. Mula nang pumunta si Yang Kai sa Shadowed Star, ang embodiment ay isinilang, ngunit wala pang pagkakataon na napakahirap ng tagumpay ni Yang Kai. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi ito makakatulong ng malaki. Bilang master ng Cloud Shadow, ang tanging maibibigay nito ay isang ligtas na lugar upang masira at sugpuin ang kaguluhan na dulot ng tagumpay ni Yang Kai. Ang ganitong uri ng bagay ay kailangang umasa kay Yang Kai mismo. Kung ikukumpara sa ibang tao, ang paglaki ni Yang Kai ay masyadong mabilis, at ang mabilis na paglaki na ito ay tiyak na mag-iiwan ng ilang mga nakatagong panganib. Ang mga nakatagong panganib na ito ay karaniwang hindi halata, ngunit ito ay sisubog sa mga kritikal na sandali, tulad ng ngayon. Hindi mo ba talaga nararamdaman ang kahit kaititing na pagkakasala sa pagpatay sa haring ito? Isang pamilyar na boses ang biglang tumunog sa tenga ni Yang Kai. Naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai nang imulat niya ang kanyang mga mata at nalaman niyang wala na siya sa madilim na kuwebo kundi nasa kawalan, napapaligiran ng Blood Sea. Nasa harapan niya ang isang binata na basang dugo na may sarkastikong ngiti sa labi. Ang kamao ni Yang Kai ay tumama sa dibdib ng binatang ito, nadurog sa kanyang laman at sigla. Mingyu, ang Great Emperor.
Naningkit ang mga mata ni Yang Kai, at agad niyang sinubukang alisin ang kanyang kamao sa kanyang dibdib, tulad ng ginawa niya noong araw na iyon. Ngunit hindi niya inaasahan na hahawakan ni Ming Yu ang kanyang braso at kakapit ng mahigpit. Bahagyang yumuko ang kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay naging walang katulad na bangis sa sandaling ito. Ako ang Great Emperor, at kinakatawan ko ang kalooban ng Star Boundary. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Nanlalaki ang mga mata ni Yang Kai habang nakatitig siya sa unahan saglit bago lumubog ang kanyang mukha at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Heart Demon. Ang Great Emperor ni Ming Yu ay patay na at ang kanilang mga bangkay ay inilagay niya sa garden ng gamot sa Small Sealed World, kaya walang dahilan para bigla silang lumitaw at muling likhain ang eksena mula sa araw na iyon. Ang tanging paliwanag ay isang Heart Demon ang ipinanganak. Sa mga araw na ito, si Yang Kai ay tumatakbo, pinipigilan ang pagkakasala at pagkakasala ng personal na pagpatay sa isa sa Great Emperor sa kanyang puso, sadyang kinakalimutan ito, sadyang hindi iniisip ang tungkol dito, at ang resulta ng pagsupil dito ay isang Heart Demon ang ipinanganak. Sa araw na iyon, para maging Demon Race sa Demon Territory, sa harap ni Yuru Meng, Yang Kai at ang Iron Blood Great Emperor ay nagsama-sama upang magsagawa ng misfire at maging Demon Race, ngunit hindi niya inaasahan na balang araw, haharapin niya talaga ang ganoong krisis. Kung hindi niya nadaig ang kanyang Heart Demon, magiging wala ang lahat. Sa oras na iyon, kalimutan ang tungkol sa paglusot, isang himala kung hindi mahulog ang kanyang paglilinang. Kung nagkamali, maaaring maging Demon Race talaga siya at maging Demon Race, na hindi nakikilala ang sinuman. Isang malaking pakiramdam ng krisis ang bumalot kay Yang Kai, ngunit siya ay naging mas kalmado at mas mahinahon. Ibinaba ang kanyang mga mata, ang itim na buhok sa harap ng kanyang noo ay naglalagay ng makapal na anino, huminga ng malalim si Yang Kai, itinaas ang kanyang mga mata, at tumingin ng diretso sa mga mata ni Ming Yu, nagsasabing, "Oo, isa ka sa mga Great Emperor, ngunit namatay ka sa aking mga kamay, syempre nagigilty ako sa pagpatay sa iyo." Sa tapat niya, ngumiti ng masama si Ming Yu. "Dahil nagigilty ka, bakit pilitin ang sarili mo? Bakit hindi mo samahan itong haring ito? Hindi ka mag-iisa sa daan patungo sa Yellow Springs." Ngumisi din si Yang Kai. "Master, sa tingin mo ba talaga?" Nanlamig ang mukha ni Ming Yu. "Ikaw ay isang makasalanan ng Star Boundary, gusto mo pa bang mabuhay sa mundong ito?" Marshall Peak, Kabanata 3548. Kakaibang Anino. Dahan-daang umiling si Yang Kai at dahan-daang hinayla ang kanyang braso mula sa dibdib ni Bright Moon, ngunit dahil sa pagharang ni Bright Moon, napakabagal ng kanyang mga galaw. "Sa palagay ko ay hindi ako makasalanan sa Star Boundary. Mali ang mga salita ni Master." Ngumisi si Bright Moon. "Kung hindi ka makasalanan, bayani ka ba?" "Hindi ako bayani, kung tutusin, pinatay kita. Gayunpaman, sa pinakakaunti, nagawa kong protektahan ang kalooban ng Star Boundary mula sa pagkuha ng Demon Race. Master, namatay ka sa aking mga kamay. Kaya, upang maging tapat, kahit nagigilty ako, wala akong magawa sa oras na iyon." "Kalokohan." Sumigaw si Bright Moon na may mabangis na ekspresyon. "Mayroon kang Space Divine Technique, kaya may kakayahan kang ilayo ang haring ito, ngunit ayaw mong makipagsapalaran dahil sa sarili mong kaligtasan, na naging dahilan upang mahulog ang haring ito sa Demon Territory. Isa kang makasalanan sa Star Boundary. Master, nagbibiro ka." Si Yang Kai ay mukhang walang pakialam. "Bagaman mayroon akong Space Divine Technique, mahina ang aking lakas. Sa Demon Saint na namamahala, paano kita maaalis? Sumusuko ka ng hindi man lang sinusubukan, gusto mo lang mapag-isa." Ang pamumuna ni Bright Moon ay naging mas matalas at mas mahigpit, na direktang pinupuntirya ang pinakamahinang bahagi ng puso ni Yang Kai. Hindi maiwasan ni Yang Kai na mabiga, at ang kanyang matatag na estado ng pag-iisip ay halos nabalisa. Nang makita niyang bumagsak si Bright Moon noong araw na iyon, naitanong din niya sa sarili kung bakit hindi niya nailigtas si Bright Moon kanina. Kung ginawa niya ito ng mas maaga, baka nagkaroon siya ng pagkakataon, at hindi niya magkakaroon ng panghihinayang na mauukit sa kanyang buhay. Nang makitang masakit na nakapikit si Yang Kai, napangiti si Bright Moon. "Ano pa ang sasabihin mo?" Dahan-daang iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata. "Wala akong masasabi." Bahagyang umiti si Bright Moon at umikot ang kanyang anyo. "Dahil iyon ang kaso, bakit nagpupumiglas sa sakit? Bakit hindi sundin ang iyong puso at hayaan ang iyong sarili na hindi mapigilan? Kung ang walang pigil na kalayaan ni Master ay ang maging Demon Race, kung gayon natatakot ako na kailangan kong biguan si Master." Si Yang Kai ay tumingin sa kanya nang walang pakialam at bamantong hininga. "Master, ang sakit ni Junior ay dahil nawala ang Star Boundary ng isang Great Emperor, hindi dahil hindi kita nailigtas.
Mababa ang lakas ni Junior, at wala talaga akong kakayahang iligtas ka. Habang nagsasalita, sa wakas ay hinugot niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Brightmoon at sumuntok pasulong. Paumanhin, Master, bumagsak si Brightmoon kung saan nanggaling ang kamao niya. Matapos humingi ng tawad kay Mingyu bago siya nahulog, ang mood ni Yang Kai ay lumuwag at ang panghihinayang sa kanyang puso ay nabawi. Sa mga araw na ito, pinag-isipan din niyang mabuti kung may pagkakataong iligtas si Mingyu noong una niya itong nakilala. Pero kahit anong isipan niya, wala siyang mahanap kahit kay titing na pagkakataon. Ang dahilan kung bakit ligtas siyang makapasok at makalabas sa Blood Sea ay dahil kay Brightmoon. Kung walang panghihimasok ni Brightmoon, si Zuli, na namamahala sa kabilang panig, ay tiyak na matutuklasan ang kanyang mga landas sa unang sandali. Sa makatuwid, kung talagang inilagay niya si Brightmoon sa Sealed World Bid, ang naghihintay sa kanya ay ang galit ng isang Demon Saint. Sa oras na iyon, hindi lamang lalala ang sitwasyon ni Brightmoon, maging si Yang Kai ay magiging malas. Ang Space Spirit Bid ay isang lansihin. Maaari siyang mag-iwan ng Space Spirit Bid sa Realm Gate ng maaga. Pero anong silbi noon? Maging ito ay ang 12th Great Demon Array o ang walang hanggan ng Blood Sea na nabuo sa pamamagitan ng paghahain ng dugo ng buong Eternal Heaven Continent, lahat sila ay may kapangyarihang magbuklod sa mundo. Hindi niya magagamit ang Space Spirit Bid para mag-teleport sa Blood Sea. Kailangang malaman ng isa na ang embodiment ay nagagamit lamang ang Space Spirit Bid para mag-teleport sa kanyang tagiliran matapos itong ilagay ni Yusang sa kanyang Blood Sea. Kung si Yusang ay hindi naging pabaya at pinapasok ang embodiment at si Zuifang, wala sanang magagawa si Yang Kai sa kanya. Sa makatuwid, kahit na nakonsensya si Yang Kai tungkol sa pagkamatay ni Brightmoon, hindi ito sa lawak na hahayaan niyang sirain siya ng demonyo ng kanyang puso. Ang katawan ni Brightmoon ay naging liwanag at kalat-kalat, ngunit maya-maya ay isa pang figure ang namuo. Ang kanyang anyo ay curvaceous, at ang kanyang kaakit-akit na mukha ay may bahid ng kabanalan. Si Yuru Meng iyon. Si Yang Kai ay tumingin sa kanya ng may pagkatulala, ang kanyang ekspresyon ay komplikado. Nagtataka siya kung paano naging heart demon si Rumeng. Hindi kaya nag-iingat siya sa kanya nitong mga araw, sinadya o hindi sinasadya. Yang Kai, ang kalooban ng Star Realm ay napakahalaga sa demon territory. Ibigay ito. Bago pa siya makatapos magsalita, sumuntok na si Yang Kai. Kahit na ang ilusyon ni Brightmoon ay hindi makayanan ang estado ng pag-iisip ni Yang Kai, pati na si Rumeng. Kung ang epekto ng Heart Seal Secret Technique ay hindi na ilipat, si Yang Kai ay maaaring nabalisa at nasuraan ng loob, ngunit ngayon ay wala nang nararamdaman si Yang Kai. Hindi pabanggitin ang isang heart demon, kahit na sa totoong mundo, kung talagang maglakas loob si Yuru Meng na sabihin sa kanya ang mga ganoong salita, susuntukan pa rin niya ito. Nabasag ang ilusyon ni Yuru Meng, at tulad ng dati, gumuho ito. Lubhang nakahinga si Yang Kai, sa pag-aakalang siya ay nagtagumpay, ngunit hindi niya inaasahan na ang nabasag na ilusyon ay muling mamumuo. Natigilan sandali si Yang Kai, nanlaki ang kanyang mga mata sa pag-usisa. Kaninong ilusyon kaya ito sa pagkakataong ito? Marami ba siyang heart demon? Idaan, wala siyang masyadong pinagsisisihan o kawalang kasiyahan. Makatwiran ang paglitaw ni na Brightmoon at Yuru Meng, ngunit sino ang pangatlong lalaki na ito? Ngunit hindi nagtagal, naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai habang nakatitig sa harapan niya ng may pagtataka. Ang pinakipot na ilusyon ay hindi isang tao sa kanyang imahinasyon. Masasabi pa nga na hindi ito tao. Sa halip, ito ay isang itim na anino na may pangit na hugis ng tao. Sa unang tingin, parang anino demonyo. Ito kaya ay ang Great Empress ng Night Shadow. Nagdilim ang mukha ni Yang Kai. Hindi ito nagkaroon ng kahulugan. Bagamat ipinagkanulo ng Great Empress ng Night Shadow ang Star Realm at gumawa ng nakamamatay na suntok kay Brightmoon noon, wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan sa kanya. Paano siya mag-transform sa isang heart demon sa oras na ito upang makagambala sa kanyang pag-promote? Habang naguguluhan si Yang Kai, biglang sumigaw ang anino sa kanyang harapan. Nang ang sigaw ay pumasok sa tainga ni Yang Kai, ang kanyang kaluluwa ay nanginag. Ang anino sa kanyang harapan ay naging itim na ilaw at dumiretso sa kanya. Natigilan, nataman si Yang Kai. Kaagad pagkatapos, ang kanyang knowledge sea ay tila napunit at nakaramdam siya ng matinding sakit. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai na may dagdag sa kanyang knowledge sea. Hindi niya pananggahasang magpabeer, agad niyang isinubsob ang kanyang sarili sa kanyang knowledge sea at ipinatawag ang kanyang soul avatar. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya na sa itaas ng gumugulong na dagat, ang anino kanina ay nakabitin sa hangin, nakatitig sa pitong kulay na isla sa gitna ng dagat. Soul. Wormang. Lotus. Isang malabo at paos na boses ang lumabas sa bibig ng anino, parang ingay ng kalawang na bakal na nagkikiskisan sa isa't isa,
Parang isang taong matagal nang hindi nagsasalita nang biglang nagsalita. Bagamat ang tatlong salitang ito ay binigkas ng may matinding kahirapan, halatang napuno sila ng panonibig. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Yang Kai habang nakapikit ang kanyang mga mata sa Anino. Hindi ito ang kanyang heart demon. Ang tinatawag na heart demon ay isang ilusyon lamang. Ito ay isang kapintasan sa kaluluwa ng isang tao at isang balakid sa pagsulong ng isang magsasaka. Imposibleng magkaroon ito ng sariling pag-iisip, huwag magsalita. Ang Anino sa kanyang harapan ay halatang kakaibang nilalang. Ni hindi alam ni Yang Kai kung paano ito naging malapit sa kanya, at ang heart demon ngayon lang ay malamang na gumagawa nito. Sa sandaling ito, naalala ni Yang Kai ang dalawang beses na naramdaman niyang parang tinitiktik siya habang siya ay tumatakas mula sa cloud shadow. Hindi kaya ang taong naninilip sa kanya sa dilim ay ang lalaking ito? Bakit hindi ito napansin ng embodiment? Hindi ba ako binabantayan nito sa malapit? Paano nito hahayaan ang isang tao na salakayin ang kanyang knowledge sea at hindi magkaroon ng kahit kaunting reaksyon? Sino ka? Tanong ni Yang Kai na may malungkot na mukha. Soul. Wormang. Lotus. Hindi siya pinansin ng Anino at patuloy na binibigyang pansin ang Soul Wormang Lotus, ang kayamanan ng langit at lupa, habang inuulit nito ang sinabi nito. Sa totoo lang, medyo nagulat si Yang Kai na nakikita ng taong ito ang tunay na anyo ng Rainbow Island sa isang sulyap. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinalakay ang kanyang knowledge sea, at dahil sa dati niyang karanasan, pinalitan ni Yang Kai ang Soul Wormang Lotus sa anyo ng isang maliit na isla upang pigilan ang iba na makita ito. Sinong mag-aakala na ang Anino na ito ay makikita na ang misteryo nito sa sandaling ito ay pumasok? Medyo matalas ang paningin nito. Tatanungin pa kita, sino ka? Sumigaw si Yang Kai na may malungkot na mukha. Napagpasyahan na niya na huwag hayaang umalis ang lalaking ito. Kung ang sikreto ng Soul Wormang Lotus ay mabubunyag, ang mga Demon Saint na iyon ay hindi magsisikap na tugisin siya. Nag-iba-iba ang mood ni Yang Kai, na naging sanhi ng marahas na pag-ikot ng tubig dagat sa ibaba. Ang Anino ay hindi pa rin tumutugon, ngunit sa halip ay naging isang bahid ng itim na liwanag at direktang sumugod patungo sa Soul Wormang Lotus, na parabang ang Soul Wormang Lotus ay lubhang kaakit-akit dito at determinado itong makuha ito. Slash. Itinuro ni Yang Kai ang kanyang daliri at nagpadala ng wave ng saber light. Ang Soul Splitting Saber ay isang Emperor-grade soul type na artifact na inalagaan sa knowledge sea ng Yang Kai sa mahabang panahon, at sa kakaibang lugar na ito, ang kapangyarihan ng Soul Splitting Saber ay walang alinlangan na na-maximize. Ang Saber Light ay hindi kapani-pani walang mabilis at direktang pumutol sa katawan ng Anino, na nahahati ito sa dalawa. Ngunit bago pa makapagdiwang si Yang Kai, ang Anino ay talagang bumalik sa orihinal nitong estado at sa isang kisap mata, ay lumitaw sa itaas ng Rainbow Island. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai nang makita niya ito. Ang direktang pagtama mula sa Soul Splitting Saber sa kanyang Knowledge Sea ay talagang hindi nasaktan. Ano ang impyerno ay bagay na ito? Nang makita na ang Anino ay malapit ng magtagumpay, si Yang Kai ay hindi nang ahas na maging pabaya at hinimok ang kapangyarihan ng Soul Wormang Lotus sa mga limitasyon nito gamit ang kanyang Divine Sense. Sa isang iglap, ang ningning ng bahaghari ng isla ng bahaghari ay namulaklak at naging isang hindi nakikitang harang na humaharang sa Anino sa labas. Ilang beses na sunod-sunod na umatake ang Anino ngunit hindi pa rin nakalusot sa mga depensa ng Soul Wormang Lotus, kaya nagpatuloy ito sa pag-charge pasulong. Niunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinasulong ang Soul Splitting Saber. Sa isang laslas, hiniwa niya ulit ito sa kalahati. Gayunpaman, ang Anino ay walang pakialam sa kanya, na parabang mayroon lamang itong mga mata para sa Soul Wormang Lotus, na naging sanhi ng pagtawa ni Yang Kai sa galit. Tinitingnan ang kanyang mga kayamanan sa kanyang sariling teritoryo, ang taong ito ba ay isang magnanakaw? Pagkaraan ng ilang sandali, natahimik si Yang Kai. Masasabi niya na ang maldito na ito ay tila walang mataas na sentyensya. Sa sandaling nakatutok ito sa isang bagay, determinado itong makuha ito. Sa kasamaang palad, ang mga depensa ng Soul Wormang Lotus ay hindi gaanong madaling masira. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ang sinumpaang bagay na ito ay nagpapatuloy tungkol sa Soul Wormang Lotus ngunit hindi ito makapasok. Nilaslas ito ni Yang Kai pakaliwa at kanan gamit ang Soul Splitting Saber, ngunit bagamat paulit-ulit itong nahati, mabilis itong nakabawi, na parang may immortal na katawan. Walang magawa si Yang Kai dito. Ang mga bagay ay nahulog sa isang walang katapusang loop. Gayunpaman, medyo napanatag din si Yang Kai na ang maldito na bagay na ito ay walang gaanong pakiramdam, kung hindi, sa lakas nito, magiging mahirap para sa kanya na harapin ito.